Very good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po ang inyong Vegeman sa Pilar, Sorsogon. So medyo may kalayuan po ang biniyahe ni Vegeman. So isipin nyo naman po, no, mula Bulacan, Laguna, Naga, tapos sa Pilar. Mula po sa Naga, siguro 3.5 to 4 hours yung biniyahe ko kanina. And sulit naman kasi meron na naman po tayong maipapakita para po sa ating mga viewers, sa mga farmers at saka doon po sa mga aspiring na farmers. So ito po, nung mapapansin po ninyo, medyo bulubundukin po ito eh. At meron pong mga buko sa paligid, ano? So ang tinaniman po dito is in between doon sa mga buko o yung mga coconut. And luckily, meron nga po activity rito yung East West Seed Company. And nandito po yung kanilang FMR o yung Field Marketing Representative. So ito po siya. Magandang umaga sa iyo, partner. Magandang umaga, sir. Pwede ka bang makilala ng mga viewers natin? Pwede po. So ako po si Arman Abanyo. So ako po taga Camarinesor. Camsur? FMR po ng East West area ko po. Simula sa Ginobatan, Pasorsogon hanggang Masbate. Ah, medyo malayo rin yun, ano? Malayo po siya. Pupunta ka ba talaga ng Masbate? Pupunta po ako siguro po by November. By November. So yung mga taga Masbate, eto po, watch out. Darating daw po dyan si Sir Arman. Arman, ano pong apelyido ninyo? Abanyo po. Abanyo. Arman Abanyo. Okay. Oh, ayan, Sir Arman, very interesting itong yung demonstration field, ano? O techno demo ba yung tawag dito? Opo. Okay. I-explain mo nga sa amin, partner, yung prinsipyo nitong ano mo, mga pagtatanim dito sa lugar ng Pilar, Sorsogon. Ano ba ito? Kano ba kalawang yan? Ano mga nakatanim? So, ito pong areyang ito, almost nasa 2,000 square meter po siya. So, nag-conduct po kami dito ng demo kasi po ito pong areyang ito, ang mga karamihan pong mga nagtatanim dito is more on backyard gardening lang. So para po ma-adapt nila yung talagang proseso ng pagtanim, yung tinatawag nating technology, so nagkaroon po tayo dito ng demonstration. So ang mga nakatanim po dito, so mayroon po tayong pakwan, sugar baby max, mayroon po tayong ampalaya, mistisa, then mayroon po tayong sitaw, bongga, pipino, migasi. Then mayroon po tayong kalabasa. Yung kalabasa po natin, tatlong variety po siya. Suprema, Bela, and Pia. Then kangkong. Sa sili naman, tatlong variety po ng sili. Mayroon po tayong bell pepper, yung emperor, yung tingala, yung labuwi type, red hot, then yung janggodos. Okay, so napakarami palang crops nito, no? Opo. So napansin ko, partner Arman, medyo rolling yung area mo eh. Tama ba? Opo. Rolling, ibig sabihin po mga sa mga viewers, rolling, medyo pababa po, no? Slopey po yung area, hindi po ito patag. So okay lang pala, kahit sa rolling areas, ha? Okay po. So kaya nga po tayo nag-conduct ng vegetable demo dito. At least maipakita po natin sa mga farmer dito na pwede po silang magtanim kahit sa bulubundoking area. Sige. Pwede ba nating pasyalan? Isa-isa yan. Medyo overview lang ang bigay natin para makita nila ano bang pwedeng itanim dito sa medyo may mataas na lugar na medyo may mga buko sa pagitan yung ano. Oh, sige itanim po, sir. Okay, let's go. Po yung ampalaya, so ito po yung palaya. Mistisa. Ano po? Ah, okay, maganda tong ampalaya mo, ah. Opo. So itong mistisa po, ito po 35 to 40 days, pwede na po kayong mag-harvest. So mabilis lang? So mabilis lang po siya. Oh, so ang kagandahan okay po nito, matibay po siya sa pangungulot. Pangungulot? Opo. Yung ba yung barako na sinasabi? Yan. Namamarako? Namamarako. So matibay po siya. Okay, so ito yung ampalaya. Ampalaya so dito siya gagapang yan? O dito po siya gagapang. Yan. So pataas. Tapos, pataas. Then yung bunga niya, ano na sa dyan? Doon na siya dadami. Dadami, opo. Okay, so ito yung ampalaya ninyo na ang pangalan ay Mistisa. Mistisa. Opo. Sige, isa-isahin natin. So sa mga viewers po natin, ito po yung overview lang, ano, para lang po makita ninyo ano po yung mga pwedeng itanim dito po sa rolling ang area. Ibig sabihin po yung slopey medyo hindi po patag. Medyo paahon po ito. Ayan. So yun po yung ampalaya. Ito naman po ay ano po ito? So ito naman po ay pakwan. So pakwan. Itong pakwan, yung variety niya po is Sugar Baby Max. Sugar Baby Max. Sugar Baby Max po siya. So, makita nyo, itim. Opo. Dark green po siya. Pasok po tayo. Ayan. So ito po yung kanyang bunga. Okay. So ito din challenge din po ito kasi tig-try namin dito yung pakwan. At isa pa,
tag-ulan. Tag-ulan, pero nakasurvive? Pero nakasurvive po siya. Sige, ilang araw ba yan before ma-harvest? Ang araw niya po, mag-harvest po tayo pagkatanim, 75 days. 75 days. Okay. Eh talaga bang, bakit ba may plastic mulch? Nakakatulong ba yan? So nakakatulong po ang plastic mulch. Yan, may plastic mulch po. Oo, kasi unang-una, ganito po, islope ang area din. Sa tag-ulan siya, di ba minsan nakakaroon ng soil erosion, so napipigilan niya ang pag-erode ng lupa, yung pag-erode ng lupa. Okay. Naman po yung kalabasa natin na Bella, so ito po ang kanyang... Bella? Bella Flores? Bella... Bella. Bella Padilla? Bella, as in Bella. Bella F1, okay. F1. Ayan, ayan. Opo. So, so ito po yung kanyang... Malaki bunga. Bunga, yan. So ito naman, mga 80 to 85 days. Harvest pwede na. Ka nang mag-harvest. Pagkalip. Ah, direct sowing yan, ano? Oo, direct po siya. So, halos 3 months? Opo. Harvest na? Oo, harvest na po siya. Okay, so makita nyo po, ano? Ayan. Pwede po itong kalabasa dito sa rolling area. Ayan. Ayan. So, ito naman po yung peanut type na kalabasa. So, ang pangalan niya po, Pia. Ah, parang Pia ano F1. To, ah? Parang peanut, ah? Opo. Hindi ba yun yung butternut? Hindi naman. Hindi, tawag dyan... Butternut. Butternut type yun eh. Opo. Tama, di ba? Opo. Ah, okay. Ayan, so, anong pangalan nito? Pia, F1. Pia. Okay, kalabasa so, ibang siya. Klase, ha? Ah. Masarap pa yung kainin yan? Masarap po siya, malinamnam, parang malinamnam. Kamote ang lasa. Kamote. Baka di matamis yan. Okay, so ayan, makita niyo po, ha? Pwede rin po dito pala yung tinatawag na butternut type o yung Pia F1. Hybrid din yan, partner? Hybrid po siya, sir. Chinese kangkong. So, Chinese kangkong? Opo. Okay. Bali, pagkatanim nito, i-harvest mo siya mga 25 days lang po pagkatanim. Oho, pero napansin ko medyo malalaki na ito ah. So medyo parang over na to. Siya. Over na. Oo, nag-over siya. Kaya pinag-harvest ko na po siya. Oh, pero pwede pa rin niya, malambot pwede pa rin niya. Pwede pa rin yan. Po siya. Pwede pa rin okay, siya. Pero sabi nga ni partner Arman, dapat mga 25 days mga harvest 25 na. O lesser pa siguro. Oo. Para siguradong masarap, malinam na, malambot. Okay. Ayan, yan ang famous natin na Chinese kangkong, mayaman sa fiber, tama? Tama. Yun po yung ating sili, so paligang po siya. Okay. So, ang pangalan niya po, Jangudos. Jangudos. So, ito naman po, 60 days, pwede ka nang mag-harvest. So, ito maliliit pa ito? So, ito maliliit pa po siya. Liit pa, no? Opo. So, nasa 45 days pa lang po siya ngayon. Oh, pero meron na, may mga bulaklak na, may mga bunga-bunga na rin na maliliit pa, no? Opo. Yun, sa gawin doon, medyo malaki-laki na. Opo. Okay, so pwede rin pala ito, panigang dito. So pwede po siyang panigang. Grabe, no? So pwede pala, ang dami pala pwedeng itanim eh. Opo. So, sa medyo mataas, saka medyo may mga buko-buko dyan sa paligid, oh, pwede pala. Oh, ito naman po yung siling tingala. Tingala, ay, nakatingala lang. No, labuyo. Oh. Uh-huh. So ito naman, 2 bulan po pakatanim, pwede ka na rin mag-harvest. Oh. So nag-start pa lang po siyang mamunga. Oh. So sa ngayon po, nasa 45 days pa lang po siya pakatanim. Anong pangalan nito? Red Hat. Red Hat. So labuyo ayun, po siya. Red Hat. Red Hat. Oo, pero iba yung labuyo, di ba? Yung labuyo talaga maliit yun. Oh, native. Ito naman yung hybrid. Hybrid na labuyo. Oh, okay. Ayos ha. Hybrid. Sumahang to. Sumahang po siya. Ito yung nabibili na 1,000 o 1 kilo sa opo, market. Oo. Sa retail. Opo. Yung conical type na sweet pepper. Yan, opo. So conical type po siya, sweet pepper siya. Oo. Kasi yan. May bell pepper partner ko. O ano yun eh, shape nun, bell talaga eh. Bell, okay. Ito conical, medyo patulis to. Tama ba? Okay, opo. Tama nga naman. Ayan. Pero ang ganda, yan. Daming bunga, no? Opo. Daming bunga. Yan, so pwede rin po siya ditong itanim. Pwede rin, ayan mga kasama. Tingnan niyo po, yun, no? Dami pong bunga doon sa gawin doon. Anong pangalan naman ito? Emperor. Emperor. Hybrid din, ano? Hybrid po siya. Dami pong bunga. Ayan, tingnan nyo na lang po, ano? Overview lamang po ito, ano mga pwede. So ito naman po ang aming birding talong. So ang pangalan niya po, Amor. Amor. Ayan. So makita nyo po ang kanyang bunga. So mayroon na po tayong birding talong. Ayan, ganda, ano? So, pati yung dahon, berde-merde. Opo. Yung bunga, berde-merde rin. Yung mga nakatikim po nito, ang sabi nila, mas masarap daw ang lasa nito kumpara doon sa violet na talong. Ah, okay. Itong... Okay, sa ito naman po, mais po siya. So ito po yung purple sweet. Ah, yung may purple. Yung batik, may batik. Oo, may batik po siya. Glutinous po siya. Uh-huh. 60 days, harvest na po. So madali lang siyang itanim. Bilis lang, 2 buwan, harvest na. Direct sowing. Pwede na itong mag-harvest. Oo, buti ha. So ito naman po yung ating kamatis. So ang pangalan niya po, Diamante Max. Wow, grabe naman to, partner Arman. Ang lupit ng ginawa niyo dito ha. Talagang namanghari na ko sa dami ng bunga.
So Diamante Max po siya ano. So pagkatanim po mga ganda. Dalawang buwan harvest na din siya. Pwede ka nang magumpisang mag ano. Bilis. Mabilis ha. Oo, mabilis po siya. Kalipat tanim 2 months. Opo. O 55 sa ibang lugar eh. Oo. 50 ganun. So ayun po makita niyo mga viewers po natin, hitik na hitik sa bunga. Papasadahan ko ng konti ano at medyo nainganyo talaga ako eh. Grabe yung ano yung bunga, wala itaas ganun sa ibaba. Ayun pa po sa ibang mga lugar ayun oh. Kasi po para sa inyong kalaman ano yung binubunga po ng isang hybrid ng Amantis usually 1 kilo hanggang 4 kilos po. Pero yung ibang super galing na farmer 5-6 kilos pa daw po. Po French beans or tinatawag na Bagyu beans. So ito ganda. Po hindi lang siya sa malamig tumutubo. Kahit po dito sa ganitong lugar, tumutubo din siya. So actually po ito kakaharvest lang. Ano, oo, so bagong harvest lang po siya. Pero meron akong makikita dito. Ang daming bunga pa dito. Oo po. Ayan, ganyan pala so, rito. Ito po 65 days pakatanim. Mag-ani ka na din. Bilis lang. So para po sa mga viewers natin, ano, medyo mainit po dito. Napaka-init. Very humid. Pero yung tingnan nyo si partner Armando, pawis-pawisan na. Ang init kasi dito eh, ang init. So mukhang uulan, ayan. Mukhang uulan po, pero hindi niya binubuhos. Ating munggo, so super yield po siya. Munggo, hindi ba na? Bibili lang sa palengke mga binhi niyan. Actually po, mayroon na din tayong nabibili ngayon dito. Then ang munggo po, actually sa market, medyo hinahanap po siya ngayon dito. Ah. So ang East West, nagbebenta na rin ng buto ng munggo. So nagbebenta na rin po tayo. Ah, anong pangalan? Ang pangalan po nito is Super Yield. Super Yield. Yield. Opo. Yield. Oh. Super so, siguro talagang yield niyan. Yan. Kasi sa halaman pa lang, mukhang maganda na. Ito, pakita ko. Ayan o. So mga mabilis na bang harvest yan? So mga dalawang buwan po pakatanim. Ganda. Mag-start na po tayo mag-harvest niyan. 2 months after, diretso. Sa iba, sinasabog lang eh. Opo. Sinasabog, pwede po siyang isabog, pwede rin i-tudling-tudling. Tudling, oo. So, ilang buto nilagay nila sa isang butas? Actually po, itong isang butas, ang lagay nila dito, dalawa-tatlo. Dalawa-tatlo, pero ganda. Mga viewers po natin, ang ganda na ito. Pwede nyo pong itry ito, super yield. So, ang isang kilo po nito, nasa 100 to 150. 150 pesos. 50 pesos. So, para medyo mahal yun ah. So, okay lang siya, pero ang ani naman is maganda. Ah, yung balik. Yung balik. Yung balik. Para lang yung sinasabi sa Bicol na Diyos mabalos ha. Okay. Yung babalik yung okay. Ano. Okay, ang ganda. Super yield. Super yield. Super yield. Partner Arman, sa do, sobrang dami ng mga crops pala na pwedeng ano, itanim dito sa rolling na area. Ito, sa may mga pagita ng buko. Pero, reminders lang po, no, sa mga may mga bukuan. Ito po naman pong ginamit nilang area is medyo clear naman po, ano. May mga buko po nga sa mga gilid-gilid o sa gitna pero malayo rin po yung pagitan. More than 10 meters siguro. So medyo ano po, ano, ingat po kasi ang gusto po ng mga tanim ay yung magkakalayo talaga, no? Yung nasisikatan ng araw. Tama? Opo, tama. So hindi pwede yung talagang puro lilim. Opo. Kailangan may isikat din ng araw. Pero sa pagkakalam ko, sa research na nabasa ko, pwede yung ano daw eh, medyo malilim yung sili tsaka kalabasa. Kalabasa. Yan. So partner Arman, dito sa ano nga ulit ang area mo na coverage mo? Ang coverage area ko po is magsimula po sa Ginobatan, papunta po ng Sorsogon at Masbate. Masbate. Okay. E kung sakali bang magpa-supervise yung mga aspiring farmers o kahit yung eksperto na gusto pa rin magtanong, pwede ba? So pwede po. May baka naman may bayad yung ano? Ay wala pong bayad. Technical assistance wala. Free lang po sila magtawag sa akin, kumontak. So pupuntahan ko po sila. Pwede bang mahingi ang iyong cellphone number? Pwede po. So, yung cellphone, pwede rin. Sama mo na. Number lang. Pwede rin yung cellphone basta yung luma. Luma po. May luma. Sige, yung number na lang muna. Yung number ko po is 0915-2928713. Sigulit nga partner. 0915-2928713. Okay, pwede nga tawagan, so, i-text. So, pwede pong tumawag, mag-text, anytime, wag lang pong hating gabi. Oh, okay. So, ini-schedule mo yung ano, di ba? Yung pagpunta? Opo, ini-schedule ko po yung pagpunta. So, gano'ng katagal? Ilang days? Mga 1 to 2 days. Na, kung kailangan. Kung kailangan talaga. Kung kailangan po talaga. Okay, so basta schedule lang? Opo. Baka naman di ka sumasagot sa mga text o so, tawag. Ay, hindi, sir. Masagot ako. Okay, so sige, partner Armand. So, napakabutin mo. Pinakita mo yung mga produkto ng East West Seed na talagang pwedeng pagkakitaan eh. Pwede, no? Pagkakitaan. So, overview lang po ito. Ano pa? Mamili na lang po kayo kung ano po yung gusto ninyong itanim.
sa mga areas na parehas po nito na may mga buko sa gilid o sa gitna, ayan po na may mga liwanag din namang mapasok sa tanim. Marami pong pwedeng pagkakitaan. And dito po sa Pilar Sorsogon, nagsisimula na rin po silang matuto. Kasi nga po, to see is to believe. So, sa muli po, ano, maraming salamat, Partner Arman. Salamat po. So, sa mga viewers po natin, magandang tanghali na po sa inyong lahat. And, Veggie, good afternoon po sa inyo.